Magandang araw po sa inyo lahat. Oras na naman para po sa ating Q&A with FJ. Ngayon pong August 24, 2021, Martes, the Feast of Saint Bartholomew. Siyempre, isa sa mga apostol ito. No? At kung hindi ako nagkakamali, ito rin yung Episcopal Ordination Anniversary ng ating yumaong obispo, Most Reverend Protasio Gungon. No? And may he rest in peace. Okay? Kaya sa episode pong ito ay sasagot muli mula tayo ng mga katanungan. Ba't pa ako may baraha dito? Hindi naman ako nagsosolitaryo. Okay. Mamajigan ko sana kayo, kaya lang huwag muna. Hawakan muna yan. Ayan. Okay, sagot tayo ng mga katanungan. Salamat muli sa mga nagtanong, no? Mula nung huli nating Q&A with FJ. Una nating sasagutin ay galing kay Maya R. So, Maya, tapos merong R. Okay. Father, may tanong po ako. Malamang, kaya ako babasahin eh. Masama po ba bilang isang Katoliko ang manood ng mga vlog ng paranormal experts? Okay, so may masama po ba bilang isang Katoliko ang manood ng mga vlog ng paranormal experts? Alam niyo po, sa ating pong entertainment world ay may mga iba't ibang dahilan po kung bakit tayo nanonood, di ba? Yung iba para ma-entertain, yung iba naman para matuto, yung iba ay para mainganyo, ma-influensyahan. If we watch something to be entertained, to relax, like for example, yung mga pinapanood natin sa Netflix, comedy, no? Kasi ngayon wala na masyado sine, no? Kaya kadalasan doon lang tayo sa ating mga tahanan, Netflix at iba't iba pang mga pwede natin mapanood. Kung tayo ay nandyan para makasama ang pamilya, para makabonding natin yung ating mga mahal sa buhay, and then you'll be watching a comedy, action, or anything, no? Okay yan sa entertainment. Okay yan. Okay. Meron naman, kaya ka nanonood din, para matuto. At pag sinabing matuto, para malaman mo kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. May mga ganyan yan eh. Halimbawa, documentary. Something about history or shall we say documentary about a saint. Okay? Or about, like for example, oh, exorcism. Okay. So, pinapanood mo yon para ikaw ay matuto at malaman mo rin kung mga hindi dapat gawin. Kaya ibig sabihin, educational pa rin ang dating. At dahil doon sa pinapanood mong yon, nalalaman mo ngayon kung ano yung mga sabihin nating bawal at yung mga pwede. Okay? Pero kung ang panonood naman ng isang sabihin nating pelikula, documentary, ay open ka sa anumang mga changes, o kaya dili kaya ay sabihin natin na kaya mo pinapanood yon ay para mainganyo ka talaga kahit na masama yung nandoon, eh ito yung delikado. Lalo tigit kung ang pananampalataya ng tao ay not well-founded, no? Kumbaga, hindi masyado nakaugat pala yung mga nalalaman mo, yung katisismo. Okay? Delikado. Okay? Pero kung ikaw ay manonood ng mga vlog ng mga paranormal experts para matuto ka, at isa pa, kung alam mo naman talaga beforehand na ang mga pamamaraan ng Pangkatoliko ay ang talagang dapat nating ginagawa, well, if you look at this, just be careful na hindi ka maimpluwensyahan at ikaw ay maingganyo. Alam nyo, nalaman ko yung word na ingganyo pala, no? Kumbaga, nililin lang para mapagawa mo siya ng isang bagay na hindi dapat gawin. Yung pala yung word na ingganyo. Kaya mga may deceit. Okay? So, para sa akin, ako naman, nanonood ako ng mga vlog ng paranormal experts. Pero, kaya ako pinapanood yun para malaman ko na, nailigaw ang taong ito. Kasi meron na akong alam beforehand sa mga pangkatolikong pamamaraan. Kaya nalalaman ko na, ito, hindi tama ito. Ito, deceit ito. Ito, nalilin lang siya. So, ganon.
So ako, hindi ako natatakot na manood ng mga ganitong uri ng bagay para lang masabi ko rin sa aking mga tagapakinig na ito hindi tama. Instead, ito ang tingnan ninyo. Yon, okay? Kaya be careful. Kung marami ka pang bagay na mga hindi talaga nalalaman, lalo tigit sa pananampalataya ang Katoliko, delikado na manood ng mga ganito, baka ikaw ay mainganyo. Okay? So, sa lahat din ng mga nanonood ngayon, no, be careful with what you watch. If your Catholic faith is well-founded, then I think you are safe. No? But of course, siyempre, gagawa ang paraan, ng paraan ng Diablo para tayo lahat linlangin. Ano? Kaya, gumagawa rin ako ng mga ganitong uri ng mga vlog, yung mga Q&A, at yung mga pinapanood yung huwag kang mangamba para ituro sa inyo yung Katolikong pamamaraan at kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Okay? So, yun lang masasabi ko. Okay? Marami tayong mga dahilan para kung bakit tayo nanonood. Pero be careful with what we watch, lalo tigit kung mga bata ito na talagang tabula rasa, kung tawagin, no? Yung wala pa silang masyadong kamuha-muha at kaalam-alam at ito ang maididikdik sa kanilang mga utak. Okay? So, salamat sa tanong mo, Maya R. Next, sabi ni Claire Malto, medyo ano itong tanong niya. Oh, sige, about confession. Father Jeff, ano na po ang schedule natin na confession sa parokya? Oh, sige, sagutin na rin natin ito. Sa parokya natin, at pwede po ba na as soon as makapag-confess, ay makatanggap ng communion? So, salamat, Claire Malto, no, para sa kabatiran na rin nila. Araw-araw po ay mayroon pong schedule na confession po dito sa aming parish, sa St. John Mary Vianney Parish. No? It's either before the 7 a.m. Mass, before the 7 a.m. Mass, or after the 7 a.m. Mass. No? May mga usherettes naman po tayo during the Mass or before the Mass na tumatanggap sa inyo. O may mga butler din po at nandiyan din yung sacristan. Sabihin nyo lang po sa kanila na, Father, may mga umpisal po after ng Mass. And I will wait for you kung gusto mong umpisal. Or kung maaga-aga kang nakarating before 7, you can also ask them na baka pwede mong umpisal muna kay Father bago mag-misa. So I'll prepare myself and then before the Mass ay maumpisal. So pwede yun. Okay, so before or after the 7 a.m. Mass. Now about sa pagtanggap ng communion, bakit naman hindi? Okay lang yun. So, kung ikaw ay nakapag-umpisal before the Mass, so siyempre, mas maganda makapagsimba ka and then makatanggap ng communion. Kung halimbawa naman lumapit ka after the Mass, wala rin problema ron. Kasi kung nakasimba ka, hindi ka nakapag-communion dahil alam mo may mortal sin ka, then after your communion, I would be very much willing to give you Holy Communion if you desire. Okay? So, yun po yung Claire, no? Salamat po. Next. Sabi ni Terry Guntang. Paano po, Father, kung nagawa na yung pinatuluan ng dugo ng manok ang bahay? Paano po kontrahin yon? Kasi naniniwala ang nanay ko sa maling pamahiin. Okay. Maling pamahiin. Parang double whammy yun, ano? Eh, mali na pamahiin pa eh. The pamahiin itself is mali, no? Okay, so nilagyan niya na ng description, maling pamahiin. Okay, Terry, kung nagawa na yung pinatuluan ng dugo ng manok, I would suggest na you go to your parish priest, okay, para ipa-exercise and bless yung lugar ulit. Okay? Kasi hindi naman kailangan exorcist ang gumawa nito eh. Opening kasi yan na ginawa nung siguro, sabi natin, pinagawa ng owner. Sabi nga sa case mo, naniniwala kasi na alay mo ron. Kasi siguro sinadjust ng architect or engineer, hindi ko naman sure, no? Pero kung ganyan, ay maganda na ipa-exercise yung lugar at ipa-bless, no? Kung sabi, kabihin ng parish priest mo, hindi ko kaya ito, hindi ko alam to, well, palagi ko naman, kilala niyo exorcist sa diocese. Kilala ng parish priest mo yung exorcist sa diocese para makahingi siya ng tulong doon at magawa kung ano yung dapat gawin doon sa tahanan ninyo. Okay? So, you consult your parish priest. If the parish priest tells you na hindi niya pwedeng gawin yon, which is pwede naman talaga,
or siguro lang hindi niya alam yung pamamaraan, then you can ask him or the secretary, sino po ba exorcist ng diocese? And then doon ka magpa-schedule pagdating na mo doon, or rather pag nakausap na yung exorcist. Okay? So Terry, salamat sa tanong. Next ay tanong ni Jimboy Santos. Jimboy Santos. Okay? Magandang araw sa iyo, Pads Jeff. Okay. So yung title ng YouTube channel, Pads Jeff. Itatanong ko po sana, meron akong pinabendisyonan na exercise water, okay? Nakalahating galon ng lalagyan ng mineral water, yung kulay blue. Okay, sige. Ito yata yung nilalagay sa dispenser, yung kanyang tinutukoy, no? Okay. Then, naisip ko po, lagyan ng tig-isang baso ng exercise water ang mga natitirang galon. Inihalo ko po. Effective pa po ba yun? Or hindi na? Salamat po at sana ay masagot nyo. Ang tinutukoy siguro ni Jimboy dito, yung blessing by contact. No? Na merong holy water nilagay sa ibang tubig tapos inalog. Okay. Tandaan ko tuloy ang kwento ng consecration by contact. Ano? Ngayon sa Krista, nakita niya na mauubos na yung osya sa tabernakulo. Naglagay siya ng mga hindi consecrated host doon sa mga consecrated host. Tapos inalog. Kasi consecrated na raw. Well, hindi pwede yan. No? Consecration by contact, blessing by contact, hindi pwede yan. Mas maganda gawin natin yung tamang pamamaraan. Huwag mo nang gagawin yun, iaanuhan mo ng exercise water para maging bless yung iba. Palagi ko, the priests are more than willing to do the blessing, ano? Kaya, at magsasabing ganyan na rin, nakakadalo ko sa simbahan ninyo para makapagpa-bless, makausap, makita ka ni Father kapaminsan-minsan. Kaya mas maganda na rin yun na, sige, maglagay ka sa isang lalagyan, exercise water, then kung kayo iniinom, ginagamit, pag naubos yun, magpa-bless na lang ng panibago. Okay, mas tama yun. Okay, para nasa gayon, ginagawa natin kung ano yung mas makakatolikong pamamaraan. So, ganun lang yun. Pa-bless ka. Okay, marami-rami kung ayaw mo magpabalik-balik ng simbahan. Consume that. Di naman siguro isang araw lang yun. Pero na lang, ipapaligo ng buong angkan ninyo, no? Maubos talaga yun. Pero halimbawa, iniinom lang paunti-unti. Pinapainom sa mesakit. Ini-sprinkle. Siguro sa dami nun, medyo matatagal lang pa bago maubos, no? And then, pag naubos, magpa-bless na rin ng panibago. Yun ang mas tamang gawin. Okay? So, Jimboy, salamat sa tanong mo. So, there's no such thing as blessing by contact or consecration by contact. Okay? Next, and finally, panglimang tanong na ating sasagutin sa episode na ito. Hindi ko pa, ilan na ba ito? 9, 10, 8? Bale, may ako nalang alamin. Okay, si Bing Bakes. Ba? Ano sa apelido? Si Bing Bakes. Bakes. Okay. Ah, si Baker kaya ito. Bing Bakes. Okay. Kung may mga pandesal ka tuwing umaga, baka naman. Gusto ko yung tostado, ah, pero hindi uling. Okay. Pandesal. Okay. Father Jeff, paano po malaman kung totoo o nagpapanggap lang ang nagkiklaim na may gift of healing from the Holy Spirit at may regular healing session siya at nakakapag-alis daw siya ng evil spirits? Hindi po siya pare o madre. Recognize po ba sila ng Catholic Church? Alam mo, Bing, sa season 2 ng ating Huwag Kang Mangamba, i-discuss ko itong mga forms of healing that are allowed by the Catholic Church and mga tao na recognized by the Catholic Church to perform such healings, no? Pero para maging safe and para hindi tayo madelikado lahat, hanggat hindi ito dinideklara ng simbahan, hanggat hindi dinideklara ng authority ng church na ang isang tao ay mayroong supernatural healing, it is safest not to consider them as authentic. Okay? Mas magandang ganun na lang. Okay? Na huwag mo masyadong paniwalaan mga
mga bagay na ito na ginagawa ng isang tao. Kasi ang simbahan ang talaga magdedeklara niyan. Okay? Marami kasi nagki-claim talaga na may mga gift of healing from the Holy Spirit, no? Pero sabi ko nga, kadalasan di alam ng mga taong ito na ang kapangyarihan na kanilang ginagamit ay hindi sa Diyos. At hindi rin na nila alam na kung hindi ito sa Diyos, ay ito ay sa kalaban ng Diyos. Kaya abangan niyo yung season 2 kasi dito ko i-discuss talaga yung mga ganitong uri ng mga usapin. Okay. Pero for the meantime, hanggat hindi ito nadedeklara ng simbahan as authentic, okay? Kasi kailangan pang pag-aralan yan eh, i-submit, no? I-investigahan yan, mahabang proseso yan. Okay? Pero just to be sure and just to be safe, huwag na lalapit sa mga ganitong uri ng mga faith healers and gift of healing na sinasabi na meron, no? Kasi we are not sure whether the power that is being used there is from God, okay, or from the evil spirit. Sino ba naman ang ayaw gumaling? Pero syempre, kailangan din natin gumaling sa tamang pamamaraan, sa maka-Diyos na pamamaraan. Okay? Kaya ngayon, pinapreempt ko, no? Season 2 will be about this, no? Mga ganitong uri ng usapin. Okay? Kaya salamat sa tanong mo, Bing Bakes, at sana ay maliwanagan din yung ating mga taga-subaybay na we don't have to go to this kind of people, no? Okay? Merong kinikilalang simbahan na mga uri ng mga paggaling. Okay? Of course, science, no? O sige, sabi ko na eh. Science, of course, tinatanggap ng simbahan yan. At syempre, yung mga healing na from the sacraments, okay? So, mga ganong tipo. Kaya to be safe, huwag lalapit sa mga ganito uri ng mga occult people. Okay? So, salamat sa mga nagtanong po sa episode na ito ng Q&A with FJ. At sa Biyernes po, abangan nyo na naman po ang panibagong episode natin ng Huwag Kang Mangamba. Kaya sabi ko nga, just keep the questions coming at sa abot na ating makakaya ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan para mabigyang linaw natin yung mga bagay na nagpapalabo sa ating mga pananampalataya at pag-iisip. Okay? So, salamat po. And muli, ito po si Reverend Father Jeffrey Quintela, ang Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo, na muling nagsasabi, nagpapaalala at nag-iwan sa inyo ng mga salitang sa bawat katanungan. Si Jesus ang kasagutan, kaya magtiwala ka sa Kanya pag sinabi niya, sagot kita. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali.